Okay, so hello hello mga kulishop. Nandito na naman tayo sa ating favorite place kung saan ginagawa natin ang ating mga vlogs. Okay, lumipat lang po ako ng pwesto. Dati po ay nandun ako sa bandang dulo. Ngayon po ay mabante lang tayo ng kaunti. Okay, so bago natin simulan ang topic natin for today, meron lang po akong isi-share sa inyo na isa sa mga patunay na about sa presence ni Lord, ano? Napapost po tayo dun sa ating Facebook page, dun sa Kulitshop, kung nasusubaybayan nyo po yung ating Kulitshop Facebook page, nang about sa dumadating na tulong, ano? Yung bigla-biglang may dumadating na tulong. So, eto po yung post na yon. Ayan. So, napapost po tayo nyan. Dahil nga po meron tayong gusto sanang i-topic or i-vlog, matagal na, at alam ko po na parang yun yung isa sa mga most requested na topic, dahil nung binabrowse ko yung YouTube channel natin is isa yon sa mga pinakihihintay ng marami na may topic. Pero dahil nga po napabili tayo ng mga gamit natin sa motor, out of the budget na rin po, so hindi natin mabili yung pyesa na yon. And then suddenly may nag-message po sa atin, at ang sabi niya, ibibigay niya sa akin yung pyesa na yun. Ayan. So, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyong lahat na meron na pong una or kauna-unahang sponsor ang Kulitshop. Okay, so mamaya po sa bandang dulo ng video, doon ko po babanggitin kung sino po siya at yung mga pages niya. Okay, bilang pasasalamat po doon sa nag-sponsor ng pyesa na yun. So, sir, maraming salamat po. At una kay Lord, dahil alam kong pinadala siya sa atin ni Lord, no, para magbigay nung pyesa na yon. Dahil matagal ko na rin pong inaasam-asam yung pyesa na yon para ma-topic natin or ma-vlog natin. Kaya lang ano, dahil sa mga ibang gastusin, hindi natin siya ma-prioritize dahil medyo may kamahalan po yung pyesa na yon. So once na dumating po yung pyesa, asahan nyo po na ibablog ko po agad siya. Kaya abangan nyo po ang pyesa na yon at yung DIY natin para dun. Okay? So maraming salamat po ulit kay Sir. More power sa yung page at saka more power po sa inyong negosyo. So mamaya ako na po babanggitin yung pangalan ni Sir para meron tayong ano, pa-suspense ba? Ayan. Okay, so ang topic natin for today, ito napakasimple lang naman ng topic na to. Naisipan ko lang na i-topic is yung middle seat. So parang sa pagkakatanda ko ay requested ito ni Sir Tony and Chris Guerrero. Ayan, shoutout na rin sa iyo, sir. Nasabi po niya is yung ating middle seat ay makalog. Okay, makalog na middle seat. Okay. So bago ko po i-discuss yung ginawa ko dito sa middle seat na to, actually nung bagong bili ko po ito or yung unang bili ko po ang sasakyan natin or yung crosswind na to, talagang maalog po. Maalog po talaga yung middle seat niya. So hinanapan natin ng paraan kung paano malilesen yung kanyang kalog. Ayan. So hinanapan natin ng paraan at fortunately, nakagawa naman tayo ng paraan at na-lesson talaga yung kanyang kalog. So, bago natin i-discuss yung ginawa ko, isi-share ko muna kung ano ba ang gamit ng middle seat na yan bukod sa inuupuan natin tuwing nagbabiyahe tayo. Okay. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang middle seat po natin ito ay pwede natin gawing higaan at pwede natin gawing space, another space for compartment. So, paano po ba yung gagawin para siya ay maging space for compartment? So, unang-una po natin gagawin is, ayan, tatanggalin po natin yung lock na to. Ayan, baka hindi nyo po nalalaman, meron po siyang lock dyan. Okay, tanggalin po natin yung lock. And then, dito po sa bandang likod niya, so, ang gagawin lang po natin, ihiga natin yung sandalan ng ganyan. At hanapin po natin yung meron po yung hilahan dito sa bandang ilalim eh. Yan, yung hilahan po na to. So, hanapin nyo lang po yan at hilahin. Okay? Pag hinilan nyo na po yan, yan, pwede nyo na po siyang maitumba ng ganyan. So, pag ganyan po ang ginawa natin, lumalaki po yung space natin for cargos doon sa
likod na banda ng ating sasakyan. So syempre itong ganitong seat, ayan, lalagyan natin. I-fasten natin ng ganyan. So mas lumalaki po yung space niya. So yan po pag kailangan nating magkarga or magsakay ng mas maraming gamit, so pwede po natin gawing ganyan yung ating middle seat. So as well as po dun sa kabila, hindi ko na po i-demo yung kabila dahil nandun po yung car seat ng anak ko. Medyo hassle pong tanggalin, ano? Yan. So yan po ang isa sa mga gamit niyan. And then, yung isa naman po, so kung gusto natin ibalik, ibabalik lang po natin ganito. Yan. So yan, no? At kung gusto po natin gawin siyang higaan, pwede naman po siya natin gawing higaan. So ang gagawin lang po natin is ipo-forward natin tong lever na to, and then hihigaan natin tong sandalan. So testingin natin, ha. Ayan. So naihiga pong ganyan. So siguro po kaya yung inyong mga middle seat ay masyado ng mauga or magalaw, so baka hinihigaan nyo na, tinatalanan nyo pa. Okay. So huwag nyo pong gagawing kama yung ating middle seat, ano? Higaan lang po siya, as in yung higaan, no? So, testingin natin kung anong itsura natin pagka ginamit natin siyang higaan. So, para makita nyo rin po. So, yan, ibabalik natin siyang ganyan. Ayan. Tingnan natin. So, actually guys, ngayon lang ulit ako makakasakay dito sa middle seat, no? Kasi palagi ako nandun sa driver seat. Ayan. So ang gagawin lang po natin, itong lever, i-forward natin siya. Ayan, ganyan. Ayan. And then hihiga tayo. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan. So kung medyo matigas po, sandalan nyo lang po yung ating sandalan, ano. Ayan. Ayun, so napakasarap pala ng pakiramdam na kinakahiga dito sa ating sasakyan. So ayun, siguro po yung iba kaya nagiging makalog yung kanilang middle seat is bukod sa hinihigaan nila, eh ginagawa pa nilang talunan, no? Ayan, sir, para hindi po magalaw yung inyong middle seat, huwag nyo masyadong talunan. Ano? Baka po pinaglalaroan natin, eh. Ayan, so para maibalik naman po, hihilahin nyo lang po yung lever. Ayan, hilahin nyo lang po ganyan. Then ibalik po ganyan. Ayan. Isa-isahin po natin yung mga dahilan kung bakit maalog ang middle seat at kung ano po yung possible na maging remedy natin, no? So kauna-unahan po is i-check nyo yung lock nito. Ayan. Baka hindi po kasi siya nakalock or nakasuot. Ang tendency po kasi niyan is meron po kasi siyang moving parts. So kung mapapansin niyo po kanina nung ating itinumba yung middle seat, is tinanggal natin tong lock na to. So yun po, mas maganda nakapasok siya diyan, nakalock siya para ma-avoid yung pagkalog ng ating middle seat. Okay, so yan po yung isa sa mga dahilan. At trivia na rin po doon po sa mga naghahanap ng rod o yung metal rod ng ating jack, ma-share ko na lang din po yung experience ko kasi nung binili ko po itong sasakyan na to, nakita ko po yung jack niya, yung ating battle jack, no? Wala po siyang rod, so hindi ko magagamit, sabi kong ganun. So nagpagawa pa po ako doon sa aking kaibigan ng bilog na metals para makagawa ng pang-ikot ng jack. Yun pala, andito lang po siya. Ayan, baka hinahanap nyo ang nawawalan yung metal rod. Nandito lang po siya sa ilalim ng upuan. So, eto po siya. Pagawa pa po ako nito, nandito lang pala nakatago dun sa ilalim. Ayan. So, basta mga hindi lang po nakakaalam o naghahanap. Okay. So, pangalawang dahilan ng maalog na middle seat is eto pong kabitan niya. So check nyo kasi yung iba, bulok na po itong part na to. Ayan yung sa ilalim ng carpet. So bulok na, or kaya ay malambot na, kaya pag inuupuan yung middle seat is meron na siyang vibration. So gumagalaw na po kasi to. Check nyo po yan. And
So, tumbak ko lang po ulit para makita nyo. Ay, nakalock pala siya. Sorry. Ano ba yan? So, i-check nyo rin po yung, yan, yung mga tornilyo na to. Baka po kasi maluwag na yung tornilyo, kaya ang tendency, umaalog-alog yung ating middle seat. Yan. So, yan po yan. Tat-check nyo po yan. So, kanina, yung nasabi ko po, yung lock dito. Yan, kung mapapasin nyo po, pag nakalock siya, hindi natin siya maitumba, no? So, makapit siya. So, kung wala po yung lock, medyo umaalog-alog siya. And then, pag bulok na po itong kabitan niya ng base, ayan po, may tendency rin po na mag-vibrate yung ating middle seat kasi malambot na itong base na yan. Pangatlong reason is yung tornilyo, baka maluwag na, i-check nyo po. No? Ayan. Pang-apat na reason po is yung banda dito natin. So, sana may focus ko na maganda. So, meron po kasi yung ngipin dito wherein dyan naglalak yung sandalan. Okay, sana may pakita ko, no? Tingnan natin. Pakita ko. Kakalasin ko lang po itong cover para makita natin. Yan. Kalasin lang natin yung screwdriver or yung screw niya. Para maibuka natin. So, yan po kasi yung mechanism niyan, guys. So, ito pong dalawang part na to, naglalak po yung pinaka sandalan po ng, para may pakita ko talaga sa inyo ng bonggang-bongga. Ayan. Okay. So, ayan po. Kung titingnan nyo po, guys, yan. Tinumba ko na, hindi ko mapakita masyado eh. Isang kamay lang yung hawak ko. So, pansinin nyo po itong part na to. Yan. So, pag tinumba po natin siya, yun. Naglalock po siya, 'di ba? So yung lock po na 'yon, 'yan po yung nagde-determine din ng uga ng ating sandalan. So kung makikita niyo po, medyo umuuga-uga siya. So may play between dito po sa mismong sandalan at saka doon sa kanyang lock. 'Yun, umaangat-angat po siya, 'di ba? Medyo maliit lang po yung play na 'yan, pero dahil meron po siyang bumubuka diyan. So dahil po bumubuka-buka 'yan, meron po siyang mararamdaman natin yung pinaka kalog. Yan. Yun, yung bumubuka na yan. Yun, oh. Yun. Maliit lang po siya doon sa sandalan, pero ang kapalit po niyan is masyadong malaki na po para doon sa sandalan natin. So, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng palaman. Okay, so gawa natin ng DIY yan. Okay, so ang solution po natin dyan, guys, hindi ko lang po may kakabit ito dahil wala akong mighty band. So kung meron naman kayong mighty band, lagyan nyo lang ng mighty band. Kumuha kayo ng mga ganitong kakapal na hose or plastic hose, then isingit nyo lang po dito sa pangalawa. Dito kasi yung pinakalock niya eh. Singit nyo lang po dyan, then patuyuin nyo para nakadikit po siyang ganyan. Okay. So, bakit ko po nilagyan yan? Kasi kung makikita nyo po kanina, mayroon po siyang play. No, mayroon po siyang umaangat-angat. So, dapat mawala po yon. So, sasapinan po natin yung part na yon. Okay. Then, kung ibabalik na po natin itong sandalan, sana may pakita natin ng magandang view. Ayan, pag binalik na po natin yung sandalan, yun, napansin nyo po nag-lock siya. At wala na po yung
kalog. Wala na po yung kalog, oh. Wala na po yung pinaka umaawang kanina. Ayan. So, yan po yung hack dyan. Okay? So, yan po yung isa sa mga hacks na pwede nating gawin para mawala yung kalog ng middle seat. Oh, yan, oh. Very sturdy na siya. Hindi na siya katulad kanina na umuuga-uga. Babalik ko lang po yung cover. So, para maibalik yung cover, pasok lang natin dito. Then, ibalik nyo lang po yung tornilyo dun sa butas. Screw natin. Then, ibalik po natin tong tip. Okay. So, effective yung ating hack para doon. At ang isa naman po ay ito. Yun. So, mapapansin nyo po, meron akong hose din dito sa ating lock. So, ito po kasi yung pinagkakapitan ng pinakalock niya dito sa ilalim. So, dito siya nag-hook. Ayan. So, kung yun pong part na to is mayroong play or malaki po yung gap dito. So, ang tendency po niya is umalog din po yung ating middle seat. Ayan. So, ang ginawa ko po, kumuha ako ng hose ng tubig and then pinalibutan ko siya. So, sinukat ko lang po itong part na to dito sa size nito. Ayan. So, meron din po siya kasing bushing dito. Ayan. Kadalasan po kasi na worn out siya. So, mas maganda na masasapinan din po natin siya para ma-lessen din yung pinaka vibration or alog. And then, yung mismong sa lock niya. Yung mismong lock niya na to, kailangan sukat na sukat din siya dun sa hook. Ayan. Ma-hook natin siya na maayos dito. So, kung mapapansin nyo, no, ayan, no, meron siyang pinaka-tanda dyan dun sa pinaka-hook. So, ang ginawa ko po, bumiyak lang po ako ng hose. And then, ikinapit ko siya dito using Mighty Band. So, yun. So, hanggang ngayon, nandyan pa rin. 3 years na po yan nandyan. So, sa kabilang seat ko, ganun din po. Meron din po yan sa kabila. So, hindi ko lang maipakita sa inyo dahil, yun nga, meron car seat yung anak ko. Pero, ganito po yung ginawa ko. Okay, so, pag binaba po natin yung ating upuan, so, ang tendency po niya is makapit siya or kapit na kapit siya or hubog na hubog yung kapit niya dito. Kaya, mawawala yung vibration or yung alog ng ating middle seat. So, ayan po yung mga hacks natin sa araw na to. At syempre, check din natin yung status ng ating upuan. Baka po kasi yung mga joints niya talagang worn out na. So, talagang magiging makalog yung ating middle seat. Okay, so again po, ano yung mga dapat nating i-check para sa maalog na middle seat? Unang-una po, yung lock. So, dapat po nakalock po siya. Pag nakababa po yung middle seat natin. So, pag ganyan po kasi, secured yung ating middle seat. So, pag wala po, talaga po magkakaroon siya ng tendency to have play. Pangalawa po, yung ating pinaka-base. So, check nyo kung bulok na or may kalawang na. Kasi may tendency po na umalog ang ating middle seat kung bulok na po yung pinaka-base natin. Pangatlo, yung ating pong tornilyo. Yan. So, kailangan po ay secured sila at mahigpit. Yan. Minsan po, kahit may ganong higpit ang gawin natin dito, kung bulok na po itong base na to, ay aalog at aalog po talaga yung ating middle seat. Then, pangatlo po, yung ating dito, yung ating lock. So, kailangan lang po ay lagyan ng palaman. So, yung palaman po, eto, natanggal kanina dahil binuksan ko. So, ibabalik ko ulit siya. Dyan. So, kailangan lang po, idikit natin siya ng Mighty Band, no? Para, or other adhesive na alam nyong tatagal para secured po yung ating palaman dyan. Ayan. And then, pangatlo po ay, last po ay, so panglima po, yung lalagyan natin ng palaman din itong
pinaglalagyan ng hook ng ilalim ng ating middle seat. So, sa mga hacks po na yan, so nawa naman po ay mawala na yung kalog ng middle seat ninyo, no? So, bago po matapos ang video na to, gusto po magpasalamat sa ating primary sponsor, SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagsugiron, Gelson's Vlog, and Gelson D Store. So, kung kailangan nyo po ng legit seller ng mga Isuzu car parts and accessories, drop message lang po kayo sa kanilang pages. Ang link po ay nandito sa description. So, sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe lang po tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. At supportahan nyo pa rin po ang mga susunod kong mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all and keep safe po tayong lahat. So, thank you po sa inyong panonood.